on something else, baby! Uy, nakaagaw. Zed the Kiwag. Kay Mac Pelo. All the way, Zed the Kiwag. Gets the bump, though, but he gets the layup to go. First easy layup. Iga nga para kay Easy Ed. 15-9. Ani ang inahabol ng USD sa FPU. Brother! Hi, sir. Kumusta ka? Okay naman. Eduardo! Balita. Okay naman. Guys! Oh, sorry. Late. Ayos lang. No problem. Guys! Another tiger is in the house. Si Ed the Kiwag, mga kaibigan nandito. Ito, pare. Hindi ko alam kung nakakapanood ka ng mga Where You Now episodes natin. Pero gusto namin nalalaman yung mga stories ng mga players natin ng UAAP, di ba? Ikaw technically hindi ka naman counted sa Where You Now kasi alam naman na lahat ng tao kung nasan ka ngayon. Di ba? Obviously, nasa Blackwater siya ngayon. Player ni Coach Nash sa PBA. Pero gusto pa rin namin malaman yung kwenta mo, bro. Una-una, salamat sa oras mo, bro. Salamat din. Kasi siyempre, nakikita ko din yung mga mga ini-interview mo. Pero alam mo yun. Nung in-invite mo ako, parang pinanood ko kagad yung kay Dylan and Jeric. Para kahit pa paano, may ano lang. Maayos nga eh. Nakikita rin nung tao kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga player din talaga. Tama. So yun nga, sa UST, napanood mo na. So kinausap ko si Jeric Fortuna tsaka si Dylan Ababu. Ngayon, ang difference para sa akin, si Jeric Fortuna, high school pa lang, kilala na sa Lasal Zobel. Si Dylan Ababu, first year, second year, unti-unti siyang umangat eh. Ikaw pare, ito aaminin ko ah. Nakalaban pa kita. Ikaw out of nowhere, bro. Talagang. Biglang may dakiwag. Sino yung dakiwag? Parang ganun eh. Kasi ang sikat tong time na yon si Jeric, si Kevin, si Karim, Aljon. Yung dakiwag talagang out of nowhere. Parang biglang. Kaya gusto natin malaman yung Jeric kwento. Jeric Teng, di ba? Jeric Teng, Jeric Fortuna. So ngayon, malalaman. Sila yung mga star eh. Tapos, nung biglang lumitaw tong Ed the Kiwag na to, dami pinahirapan nito. Dami na buisit dito, maniwala kayo sa akin. Diba? Kaya gusto natin... Oo, kaya gusto natin malaman yung kwento ni Ed the Kiwag. So, brother! Ayun nga, salamat sa oras mo. Pero yun nga, kwentuhan mo muna kami. Kumbaga, saan nag-umpisa yung love mo for basketball? Saan ka natuto mag-basketball? At saan ka na-introduce sa basketball? Una kasi sa lahat, yung tatay ko, yung alam mo yung mga naglalaro-laro sa mga interbarangay sa probinsya. Ako kasi sa Ilocos ako, town ng Dingras. And then syempre yung barangay namin, hindi siya ganun-ganun. Kumbaga yung parang typical sa probinsya, yung mga laro-laro lang, ganyan, ice water, ganyan, yung mga coke, yung mga litro lang ng coke, ganun lang kasi doon talaga eh. Which is, syempre may mga player din siguro na may mga ganun din. Which is, doon ako nagsimula na parang magustuhan din yung basketball. Nagsimula kay Papa. And then all of a sudden nagko-compete sa mga parang mga East unit ganyan or yung mga unit meet and then provincial meet ganyan and then yung regional meet which is yun yung nung Iraa and then nag-start doon. Nag-scout kami ni Coach Pido, ila Coach Pujing. Kilala mo naman siguro sila. Sila Ma'am Gina. Tatlo sila noon eh. Tatlo sila na nakaano pa doon eh. Diba, siyempre alam mo yung mga regional meet. Siyempre may mga table-table pa yun na kwan. Doon, nandun sila. Nakaupo sila. Tatlo sila doon. Ang talagang ano nila, ang target talaga nila na kunin talaga noon is yung Jeff Avillonar. Tropa ko din yun si Jeff Avillonar. And then, yun. Nag-start noon. Doon na nag-start yung buhay basketball siguro na sa pagkakaalala ko. Kasi as in, hindi ko rin na-expect na, siyempre, ang ano mo sa probinsya is mag-aral. Ang sasabihin lang sa'yo ng parents mo, mag-aral ka, ganito. Kasi, kailangan mo to. Kumbaga, yun yung magagamit mo eh. Pag ano, and then, hindi ko rin na-expect na, ano nga, kasi ngayon nga, ang sinabi ng coach namin doon noon na, gusto kaming kuning dalawa. And then, siyempre si Jeff, mas bata sa akin. Parang 14 years old si Jeff. And then ako, parang mga nasa 15 that time. Parang mga,
third year high school, second year high school. So, mga bagets pa talaga nung time na yon. Lalo na si Jeff. And then, siguro, syempre, sanay na din silang mag-scout. Parang naisip siguro nila, ang layo ng Ilocos to Manila, 8 hours biyahe. So, parang ang inisip nila is, parang hindi ma-homesick. Total, siguro, nakitaan din ako ng potential din that time. Kasi ako din yung isa sa mga umi-score din noon. And then, parang mga hassle play lang yung ginagawa ko. And then, siguro, yun din yung nakita nila Coach Pido sa akin dati na pwede rin ako na isama. And then, para din hindi, para at least parang may kabady lang si Jeff. Siyempre, mag-i-stay na kami dito sa Manila eh. Parang gano'n. Dinala kami dun sa Benedictine. Alam mo siguro yung Benedictine. Ito ba yung BIS? Yes, yung BIS. Which is, yun yung naging teammate ko sila, Tata. Teammate mo na si Tata dun? Yes. Pero kalaban ko si Tata dun. Oh, doon. Teammate ko si Tata. Dumating kami doon 2007, April 9. Wait. Pagkaaral. Kasi... Wait lang. Player na si Tata doon, 2000. Naglaban kami ni Tata, siguro mga 2005, 2006, ganyan. BIS siya, Lasal Green Hills ako. Wala ka pa noon. Wala ka pa noon. Si hindi, ikaw. Ikaw ang wala sila. Pa. Oo, wala pa. 2006, wala pa. Wala pa. Alam nakalaban ko, summer ko ng 2000. Nakalaban ko siya, BIS, sa mga paya juniors. Ganun. Paya, nag-laro din kami doon. Pero 2000 summer. So, nung 2007, nag-NCAA na ako sa Green Hills. Sila sa Green Hills ako eh. So, doon ka pumasok. Kaya hindi kita naabutan. So, yung BIS, alala ko noon, si Tata ang talagang kilala doon. Yes, oo. Pinasok ka doon ni Coach Pido. So, talagang... Hindi, parang ano... Coach Bujing. Doon nagko-coach si Coach Bujing. Tama. Si Coach Bujing, yung parang siguro, siyempre, instead na mag-UST kami, eh siyempre, parang 2006, kagagaling ng champion ang ano nun, di ba? So parang yung programa ng UST sa mga high school and college, puno ang lahat. And then baka hindi kami ma-focus ba, na ma-train. Yun ata yung parang pinaka-ano na... Kaya kami dinala doon. Is si Coach Bujing yung may programa din doon. Gets. And then doon na kami na-develop. So nilagay ka sa BIS, pero technically, ano na yun? Kumbaga, yun na yung stepping stone nyo diretso UST na yun. Siyempre, may mga ano din yun. Hindi rin parang stepping stone na parang agad-agad na makakapasok ka na. Hindi ganon. Which is, nung time na yun, siyempre... diba may naghidwaan si Coach Pido, parang mga, ewan ko kung anong hindi nagkaintindihan ng time na yun eh. Which is nawala ata si Coach Bujing sa UST na coach. Oo. Anong year so, ka parang, nun? Mga ano na ako nun, fourth year graduating high school na. Graduating ako dun sa ano. Eh diba, siyempre nung uso nung time na yun, siyempre alam nila hindi pa kami hinog. Repeat ang uso nun. So repeat kami. Parang sinabihan kami na inano na kami na hindi pa kayo hinog, hindi pa kayo pwede, ganyan. Basta ito yung ipapayo namin sa inyo, hindi pa kayo ready sa college. Sino ang pinarepeat? So, ako, pati si Jeff. Si Jeff din ba BIS? Okay, si Tata wala na. Yes. UST na. Well, nag-UST na siya noon. 2008 ata si Tata nag-UST. Tama, eh. tama. Oh, 2008 alam ko yun. Tapos and repeat then, kayo. Repeat kami, isang taon. Tapos, akala namin, syempre, gagraduate na. Pusa, biglang yung nawala yung programa ng BIS dun sa athletics nila, yung mga sports, sa sports. So ngayon, nakuha yung RTU yung time na yon. Pero yung BIS na yon, grabe rin yung mga pinagdaanan din doon. Kumbaga, syempre, mga pinagdaanan doon, as in, walang-wala talaga doon, as in, alam mo naman yung mga player na galing ng probinsya. Siyempre, hindi ka pa kabisa. Tsaka alam mo ba yung BIS? Yung malapit sa Ayala Heights, sa Kuan, doon. And then sa RTU, ganun din. Nawala yung BIS. Nakuha naman ata ni Coach Bujing yung RTU na high school that time. And then ang pinaghahandaan, NCRAA. Yeah. Yung time na yon. So, lumipat ka? Wala kaming choice kasi nga, syempre, nagpapahinog kami sa for college. So, lumipat kami doon. Same din. Fourth year din. Ha? So, pangatlong fourth year mo na? Oo. Tapos, fourth year mo na. So, BIS, nagpa-repeat ka, isa pang BIS.
Yes. Pagkatapos doon, RTU 40 roulette. Yes. Ilan taon ka na noon? So, kumbaga parang... Talagang bata ka. Oo. Kumbaga parang... yeah, parang tatlong beses na 40. Memorize ko na yung trigo, tsaka trigonometry, tsaka mga ano na, physics dun eh. Memorize na niya. Pwedeng ikaw na yung magturo, Brad. Oo, pwede na yung magturo eh. Yeah, wait lang. Ilan taon ka noon? 16. Hindi. Nung first year ko sa Bene, 15. So 15, so, third year ka noon? Oo, third 15, year. 15, 16 yung unang. Kasi summer na third year eh, incoming fourth year. Ah, oh. Summer na third. Kasi April, magsi-16 na ako kasi August eh. So, nag-start yung klase ng mga June. So, 15 pa din ako that time. Turning 16. Turning 16. Unang, turning 17. Turning 18. Takto! 18. So, pag-graduate mo, 18 ka. 18. Doon sa ano? Sinakto. Sa RTU. Yes. So, sinakto yung, ka. Tatlong taon. Kumbaga, parang para talagang minaximize talaga yung ano... Hanggang sinagad sa 18. Hindi, totoo. Hindi, kasi to those watching, pag gumraduate ka ng high school na 16, ang bata mo nun. Kumbaga, kung mag-UAAP ka ng 16, sobrang special case lang yun, sina JV Cash o ganun. Sobrang ano lang yun. Nung time na yun, gusto mong pumasok ng UAAP, 18. 18, di ba? Normal dati yan eh, yung mga repeat-repeat. Oh, normal. Hindi ko lang alam na pwede mag-repeat ng fourth year. Usually, nag-repeat second year, third year. Oo. So, tatlong fourth year ka na. Finally, nung natapos ka sa RTU juniors, hindi ka na pwede mag-repeat. Brad, 18 ka na eh. Oo, 18. Eh, sabi mo, nag-drift apart si Coach Bujing tsaka si Coach Pido. Oo, di ba? 2000, ano na to? 9? 2009. So hindi na si Coach Pido pa. Pumasok ako ng UST 2010. Bakit UST pa din? Or ang question ko dito is, malamang maganda na nilaro mo sa RTU noon, mamang-mama ka na eh. May ibang teams pa ba na ng ligaw? De, ang nangyari kasi doon sa ano nung time na 'yon, nung high school na 'yon, 'di ba, from Bene, RTU, and then kakagaling kasi ng RTU sa NCRAA Championship, natalo sila sa Arellano noong time na yon. And then, parang gustong bumawi ngayon tong RTU sa Arellano, which is pumasok naman ata tong Arellano na sa ng NC that time. Tama. So, parang yung paglipat namin, parang yung time sana na makapag-revenge dun sa... Wala na. Wala na. Tumakbo na yung kalaban. Namin, oo, parang ang nakalaban na lang namin is yung Olivares. This is, ano na yun, alam na din namin noon kasi mga batak na kami noon eh, noong mga time na yun. Kumbaga parang, alam mong ready na eh. Kumbaga Arellano sana yung challenge. Oo, parang kumbaga parang doon din namin sana matitest kung talagang pwede na kami. Wala. Kasi nga, siyempre, kumbaga parang pinaghandaan na ni, ano yun eh, ni Coach Bujing din that time eh, na siyempre, dinala niya yung buong basketball program niya ng BIS to RTU eh. So wala, hindi kayo nakabawi. So, noong time na yon hindi ata magkasundo din si Coach Pido pa, tsaka si Coach Bujing. Uh-huh. Oo. So kumbaga parang ang dating, parang, siyempre, nagpagpasok nga namin, siyempre, mga summer of 2010 na tayo. Di, siyempre, tryout ako sa UST. Pumasok kami. Ako, si Raymar Cabrera, tsaka yung John Whitfield. Kung naalala mo yung John Whitfield. Basta, mga ano din, teammate ko din yun. Pumasok kami. Siyempre, nakilala kami. Kumbaga, kilala yun. Mga bata ni Bujing yan ah. Para ganon. Parang siguro hindi nila ina-expect na magta-try out din siguro kami kasi nga alam na bata kami ni Coach Bujing and then nandoon kami. Oo. Buti pinapunta kayo dito ng tatay niyo. Parang ganon. Sino to si Coach Pido? Ganun yung sabi. Si Coach Pido. Tsaka si Ma'am Gina. Tapos yun, sige. Yun ah, sinabihan na ako na, dito ka. Pero ito lang yung ano namin sa'yo. Allowance, board and lodging, tsaka pagkain. And then, syempre, sa hospital. Kaya pag magkasakit, kasi yun yung ano lang sa akin ng time na yun. Kasi nga, parang ang dating ko doon, try out. Pero, ito ang ano ko noon, nire-recruit din ako sa Mapua. Yan. Yan na. Oh. Yes. Tapos? Ang, syempre, kung ikaw as a player, kumbaga yung
yung offer ng Mapua, mas maganda. NCAA, maganda na rin ang NCAA. Oo naman. And then yung, kumbaga kung galing ka sa, kung galing ka dun sa pinanggalingan ko, pwede. Bene and Artillo, usa, igagrab mo yung Mapua. Kasi mas malaki bigay. Mas malaki bigay, and then, syempre, Exposure yun, bro. Exposure din, oo. And then, ewan ko din, bakit, pero siguro kasi, ano eh, parang gusto ko rin mag siguro ng legacy sa family ko na kahit papaano siguro sa angkang ko at least may UST graduate ba. Totoo. Oh, parang kumbaga pride ko din sa pamilya ko yun na ako at least kinaya kong makagraduate din sa UST, parang ganun. And then syempre magandang institution ng UST, and then imagine mo kumbaga pinakalumang school sa Pilipinas, 'di ba? So, ay university pa. So, parang and then syempre yung napapanood ko na nung nasa Beni kasi kami, sila Tata, Ababu, si Tata. Sila Tata. Kumbaga parang yung ano mo na parang andun na si Tata, parang gano'n. Na parang siguro kaya din natin kasi teammate din natin 'yan, and then nakakalaro din natin, parang gano'n eh. Yung time na 'yon. Ah. And then, syempre, ang exposure din ng UAAP kasi that time, as in talagang... Iba. Oo, kumbaga parang, alam mo yung, tinitingnan lang namin yung mga magazine ng, yung nag-champion ng UST, yung sila Jobs Kuwa. May mga sarili kasi silang magazine eh. Yung makikita mo sila doon na nagmo-model pa ng mga sapatos, mga ganyan. Kumbaga na ano din, no? Na-inspire ka, Brad. Kumbaga parang na-inspire ka doon eh. Doon yung, And then, ayun, na parang nag-iisip ako noong time na yon. Kasi, syempre, nakakaano din yung, kumbaga, yun nga, katulad nung hirap na pinagdaanan din namin. Parang gusto mo yung ganon, na mas madali ba? And then, may support na. Kumbaga, yung ginhawa, pwedeng mapaaga. Kasi maganda yung bigay ng Mapu eh. Kahit papano. Kikita ka na, may allowance ka na. Kinuusap ako ni Coach Tito na noon, noong time na yon, na parang gusto ka namin, kaya dito ka na lang sa amin, parang ganun. May message ako noon ni Coach Tito noon. So, ayun niya, yun siguro din yung mali ko, na parang, siyempre, hindi ko na nireplyan kasi si Coach Tito noong time na yon eh, kasi, nahiya ka na? Nahiya ako eh, alam mo yon, na parang, nahiya ka humindi. Oo, na parang ano ba? Siyempre, hindi ko rin alam paano makipag-usap pa noon eh. Wala rin nagsasabi sa akin kung paano gagawin ko, ganyan. Basta, siyempre, noong time kasi na yun, parang hindi mo pa alam eh kung ano yung mangyayari. Totoo. Hindi. Tsaka, siyempre, may respeto ko rin kay Coach Chito. Coach Chito Victorero yun. Tapos, hindi mo, brother. Oo, parang ganon. So, hindi mo na lang muna sinagot. Kung nanonood ka, Coach Chito, nahiya lang naman si Dakiwag nun. Siguro naman, pag naglalaban ng Blackwater tsaka Magnolia, hindi nyo inaan si Dakiwag. Oo, kasi, yun lang, nahiya talaga si Onon. Hindi, totoo. Hindi, alam mo naman. Tsaka wala ka pang agent nun eh. Oo, wala. As in, wala pa. Kasi, as in, malabo pa sa sabaw ng posit yung ano nun eh. Pero, wala kang picture eh. Wala kang, totoo. Ano eh. Oh, and then along the way, syempre maano mo na 'yon. Nung nakapag-decide parang binigyan ata kasi ako agad ng practice uniform sa UST. Ah, gwapo agad. Syempre parang ang iniisip mo, kung ikaw binigyan ka ng UST jersey na, and then syempre kumbaga parang yung pinapanood mo dati nung nasa BIS ka, RTU ka, ganyan. Kumbaga konti na lang, konting trabaho na lang. Parang pwede ka na maglaro eh. Tama. So yung paglipat mo ng Manila, technically, diretso na tingin mo UST. Hindi mo lang inakala na magkakaroon ng ganun si Coach Pido tsaka Coach Pujing. Pero ikaw, mukhang talagang gusto mo UST. Eh, nagustuhan ko kasi yung UST. Kahit nasa BIS kami noon, nung okay pa sila ni Coach Pido doon kasi pinapasabay na kami. Nakakasabay na namin sila ano noon, Jobs Kuwan, sila Kuya Dilan. Hindi na nawala yung ano mo. Kumbaga kahit nagkakaproblema sila sa'yo, gusto ko talaga mag-UST. Mag-UST nga. Kasi kaya din para makapagtapos din dito. Hindi, pero totoo. Sa lahat ng UST fans ngayon, at least alam ninyo na from the start,
hindi na ano, hindi na dala si Ed talaga. Saka syempre sa probinsya kasi parang pagka yung UST kasi, syempre alam mo yung mga subject na history. Yung kung saan nag-aaral sila, Rizal, ganyan. Ganun kasi, yung parang dito nag-aaral si ano, ganyan, ganyan. Parang, tama, tama, UST, di ba? Yung kumbaga UST, parang ganun. Hindi, totoo naman. Alam naman natin lahat yan, especially yung mga galing sa probinsya. Saka wala din akong alam na mga ibang school nung kwan na yun eh. Kumbaga, nung nandito na ako sa Manila, syempre, UST na kami pinagano. So, syempre, ang, parang ang ano namin, parang target talaga is UST. Kumbaga, hindi mo pa alam yung Ateneo, Lasal, UST talaga. Which, alam, makakahanay well, lang alam naman na, yun eh. Alam mo, oh, alam mo naman na siya kasi napapanood mo na siya. Pero ibig kong sabihin, parang wala kang paraan mapunta doon. Oo, parang paano, 'di ba? Paano? Paano? Sino baka pag pumunta ako dito, 'di ba? Sino kakausapin ko doon? Sino alam mo 'yun? At least dito nung UST, oh, andiyan na si Tata. Ah, sa Ateneo tsaka Lasal, sino lalapitan mo doon? Makausapin mo doon si Moro Lorenzo, Brad. Tatwa ang kausapin mo doon. Oh, di ba? Yun yung ano doon. Oh, okay, kumbaga, yung UST, accessible na sa'yo eh. So, paga, oy, maganda naman talaga sa UST. Di naman natin madeden na yun. Maganda. So, yeah. Pinakamaganda doon is, pumili ka ng eskwelahan na feeling mo, okay yung pag-aaral, nandun yung mga kasi idol ang, mo. Ang mga pinagpipilihan ko noon, pwede rin ako mag-try out ng UP noon. Kasi sa probinsya kasi, pag UP, ang ina naman, Edo. Siyempre, UP noon time na yung kasi, is hindi rin siya ganun kaganda yung support sa... Hindi nga, pero bakit hindi ka nag-try out sa amin? Yun nga yung paano. Tangina, kung kilala lang kita noon eh. Kasi ano bala sa iyo pumunta ka dito. Oh, yung tanong kasi doon, yung kung pati UE, meron ng ano noon eh, si ba 'yun? Basta may agent ata sila doon, basta Clarence, 'di ba? Basta Brad, wala kang ibang basta, access basta may, UST lang. May ano din sa UE. Oh, basta yung UST, yung UE din, syempre nandoon pa si Polly noon time na 'yon, 'di ba? Bakit hindi ka nag-UP, puta naman? Oo. Oh. Basta yun yung mga choices ko noon. Basta yung AP school, yun yung talagang gusto rin namin. And then, isa pa pala na nakapag ano sa amin, diba sa NC kasi, andun sila, ano, yung taga sa amin, sina Horda. So, na NC kasi sila. So, parang ano din sa legacy namin, kami ang unang UAP player na nakapag-UAP noong time na yun. May question ako, bro. Na taga Ilocos. Pero may question ako. Ikaw nag-UST, bakit si Jeff Havilionar, bakit si Jeff nag-NU? Ba't hindi ka sumama doon? Eh, di ba si Coach Altamirano? Kaya nga. Player niya sa Gila. Kaya nga. O, imposibleng hindi ka gusto. Hindi. Yun nga eh. Eh, noong time na yon, may budget ang NU. Oo nga, meron nga. May budget sila. So, syempre, player ni Coach Altamirano and siguro, alam na din yung laro ni... Jeff. Jeff. Uh-oh. Eh, kumbaga... Siguro, noong time na yon hindi pa niya nakikita siguro yung ano. Sa'yo. Oo, kumbaga, hindi nga, nag-tryout kami, nagpunta nga kami. Oh. Sa NU? Pero, andun sila, Ajit Singh, sino ba wait. So, nag-tryout ka sa NU? Oo, hindi ako pinansin. Ah, hindi ka pinansin? As in, parang, ewan ko, siguro kasi may mga, alam nila na may mga recruit sila na galing sa ibang bansa na mga ano, mga Sinari. So, kumbaga parang, alam na nila na may mga player sila na pwede pa nilang, ano yun. So, hindi ka na napansin. Hindi ako napansin na. Kasi nga, ang ano lang nala, si Jeff. Mas matangkad din kasi yung mga iba eh. Imagine mo sila, Dennis Villamor, galing din sa RTU yung mga yun, and then Trobby Celis. Tama. Eh, kumbaga matatangkad yun eh. Eh, si Jeff matangkad din sa akin eh. So ngayon, nag-decide ka, UST. Okay, UST. First season mo, 2010, lineup ka kagad. Oo, lineup ka agad. Sawa naman. Hindi ka nagagamit nun, no? Hindi pa. Pero, kasi Brad, 2010 naglaro ako eh. Sina Jeric Tengto, di ba? Oo, 2010. Yung 2010, number 7 ata kami nun. Oo, yun yung natapos. Parang 3 wins lang kayo eh. Oo, kasi si Camus, Carmelo, Afwang yung big man. Captain and co-cup natin. Oo. Tapos wala kayong big man. And then... si Jeric Teng, Aljen Mariano, yun pa lang yun eh. Jeric Fortuna.
Oo, Jerry Fortuna. Yung ano, basta alam ko number 7 yun. Oh, number 7 kayo, number 8 kami. Tapos hindi ka muna nanonood. Kumbaga hindi ka pa masyado nagagamit. Oh, hindi masyado, pero ano ako, yung unang game ko kasi nag-best player ako doon. Saan? Una, talaga? Yung kalaban namin UE, first game namin sa UE. First game ninyo sa UE, doon ka lang nagamit pa. Oh, kasi ano eh, yun nga yung may interview pa si Coach Pido na ano eh, may nagtanong ata na reporter kung saan ba galing sa yung di pa nga ma-pronounce yung papelido ko noon eh. Daki. Parang gagano'n pa yung reporter na nagtanong kay Coach. Tapos biglang sagot ni Coach Pido na parang, eh, galing pa rin naman sa ano na yan, sa mundong to yan. Ayan, ganyan. Robot ka kasi noon, putang. So, parang, oo. And then siguro, ano, yun din yung isa sa mga, ano ko, na parang pinaka-unforgettable ko na ano kasi syempre first game mo and then nag-best player ka. Kumbaga, and then after that, Ateneo yung next game. Syempre Coach Norman yung ano. So syempre gagamitin dapat ako. Syempre alam mo naman si Coach Norman kung sa scouting lahat. Scouted ka, Brad. Tendencies, na-scout siguro noong time na yun. And then syempre, alam mo naman, hindi pa na tayo marunong sa mga ganun dati. Baka hindi tayo nakakapag-adjust agad. Ganyan. Ayun. As in, siguro na-disappoint ko si Coach Pido noong time na yon na parang, as in, sama talaga nung laro ko na yun. Oh, wait lang, brother. So, 2000... Doon ako nakwelyuhan ni Coach Pido eh. Yung ginanon niya ako. Wait, kinwelyuhan ka ni Coach Pido? As in, kinwelyuhan niya ako na ginanon. San to? San to? Sa Ultra pa. Ah, talaga? Kinwelyuhan? Nakita sa camera 73 yun? 73 ata. Oo, kita yun. Ayun, ayun. Ano sabi parang siyo? Pag ganun sa akin, yun. Tapos, kasi ang pangit talaga ng laro ko din. Tapos parang gumanong pa si Coach Pido na ano. Eh, alam, kaya alam mo, kumbaga, yun yung mga, yun yung mga na, naranasan ni Coach Pido. Tapos yung mga mura. Ang ina. Hindi, pero Brad, ano, pag-usapan natin yung relationship mo with Coach Pido. Kasi si Coach Pido, parang ano yan eh. Lahat ng player na dumaan kay Coach Pido, lagi sinasabi, parang tatay nyo yan. Oh, parang tatay din naman talaga. Na parang, kumbaga kung hindi mo alam i-handle kung paano siya mag-discipline or tratuhin ka. Kasi ano naman yan eh. After naman yan, para sa'yo naman yan. Kasi nga, tulad yan, may isang game ba siya na hindi ko alam kung paano niya, paano ko siya, paano, ano yung gusto kong gawin, ay ano yung gusto niya ipagawa sa akin. Kasi, isipin mo yung season na nag-aagawan si RR Garcia and Terence Romeo sa MVP. Imagine mo yung average nilang dalawa. Nasa 20 pareho ata yun eh. Oo, di ba? And then, parang ang target kasi namin is parang mababaan yun. Kahit mga, basta below mga 12 ganyan or 14 ganyan dapat lang. Eh, siyempre, parang sa akin nung time na yun, parang gusto ata ni Coach Pido yung time gawing mga 8 points lang or hindi pa iscore rin, parang ganun, eh hindi lang naman ako yung dumidepensa sa kanya. Kumbaga siguro, nakakadepensa ako ng maayos, pero pag tinignan dun sa, ano, naka-score na, pero eh syempre baka yung ibang score niya, yung ibang kapalitan ko na nadidepensa, pero nasasakto siguro sa akin na yung nakaka-score, parang ganun. Pero ako, alam ko na dinidepensa ko naman sa abot ng makakaya ko. Yeah. Terence Romeo at RR Garcia to, mga kaibigan. Oo. Yun yung mga ano yung time na yun. Na parang, may one time kasi na ano, parang hindi ko nakayan yung paano niya, ano. Tapos nagsumbong ako kay, or sinabi ko kay Papa. Na parang hindi ko nakaya ba. Lagi na lang minumura, ganyan. Paano niya naayos? Sinabi ko kay Papa, ang sinabi sa akin ni Papa, parang in a positive way niya sinabi. Parang siguro kasi, sabi niya, kaya kanya pinapagalitan. Kasi, kumbaga yung potential mo, nakita niya na dati, na kaya mo. Tama. Parang ganon. Tama. Na nagawa mo na siya dati and then gusto niya lang ipakita mo na consistent ba yung parang palagi. Kasi nga, tama, alam niya na meron ka na nun eh. Pero which is yun yung naano ko kay Coach Pido na ayun, inintindi ko na parang siguro pinapagalitan niya ako kasi gusto niya ilabas ko yung laro ko. Tama. Parang ganun. Pero which Brad, okay lang din. Alam ko na yung relationship with Coach Pido, gumanda. Siyempre, after a while, nung ikaw na yung senior, ikaw na yung inaasahan, di ba? Pero bro, ang question ko sa'yo, kasi sinabi to nung dalawang UST na nakausap ko din.
Iba daw, ibang klase daw ang trato sa inyo sa UST ng mga estudyante, Brad. Paano ibang trato? Para kayo mga artista daw doon, brother. Hindi rin. Oh, hindi rin. Siguro, hindi rin. Kasi siguro, ano ko lang. Nung nag-finals kayo, Brad? Yung nag-finals doon ko lang na ano. Kasi andun din ako sa point nung time na yon. Kasi syempre, ang main man talaga nung time na yon is si sila Jeric, Fortuna, Jeric Teng, Aljon Mariano. Andun pa na si Kevin na noon. Pero nahuli si Kevin sa akin ng isang taon eh. Oh. Pero may time pero sila, na ikaw din, bro. Oh, yung graduate yung mga yan. Oo, oh, yung graduate yung mga sila. Yung 2015 na yon. Imagine mo, from 2010, parang yung 2015 yung breakout game ko. 50 year mo na. Yung 50 year ko na. Pero bago noon, yun nga yung sinasabi ko. May Jeric Teng ka. Kaya ang naging itsura sa akin, from an outsider, kaya ang naging itsura is, out of nowhere ka. Pero iniintay mo lang kasi may mas ano lang sa'yo, may mas sikat. Hindi naman mas magaling, pero mas sikat. So nung iniintay mong gumraduate yung mga yon, alam mo na ikaw na sunod. Oo. Parang ganun din. Kasi nag-transit, paiba din ng coach eh. Kasi 2013, umalis si Coach Pido eh. Parang, Coach Bong na. Yun yung si Coach Bong na. Pero so, yung 2000, oh, kasi 2012 ata dumating si Kevin or 2011. Oh. So kailan mo na experience talaga yung ikaw na yung ikaw sa iyo na nagpapa-picture ng mga tao. Oo, oh, ganoon. Oo. Oh. Hindi kasi siyempre ikaw parang gusto mo rin noon time na yun, kasi yung mga 2011, 2012, 2013. Kahit paano may mga nagpapa-picture naman kasi ganoon kasi talaga sa UST talaga. Basta kahit player. Naman hindi ka ganoon basta player and then nakikita ka nila naglalaro, ganyan, or nagpapa-picture kasi pagbaba mo sa gym, may mga estudyante na din dun eh. Yun, dun naman, siyempre, dun mo maano na sobrang, na-appreciate ka din ng mga students sa UST. Oh, eh, pero, nung fifth year ka na, di nagkakagulo na sa'yo. siguro, kasi, andun din si Kevin pa eh. Kumbaga, kayo nga ni Kevin, kami, yun eh. Oh, kami nila Kevin, nila Abdul, and yun. May mga ganun din na part na dahil madami rin nagpapa-picture ganyan. Siyempre nakakagana maglaro din kasi nga siyempre ano mo yun, parang artista and all. Totoo. Kasi sa ibang school daw parang hindi ganun. Pero Brad, ilang beses ka nag-finals? Dalawa? Tatlo. Yung isa, 2000, Ateneo, Lasal. FEU. So, 2012, 2013, tsaka 2015. 2012 yung Lasal, talo. Ateneo yan. Ay, Ateneo pala yun. Talo. 2013. 2013, Lasal, talo. Hmm. 2015 yung next? Talo. Oo. Talo. 2015. Kumusta yung mga finals experience mo, brother? Kumbaga, 0-3 eh. 0-3. Kahit sobrang ganda ng mga season ninyo, 0-3. Diba? Pero, experience yun, bro. Ibang finals, syempre. Diba? So, iba yun. Ano yung siyempre, nag-experience iba. Mo simula nung Lasal? Ay, Ateneo pala. Ateneo. Yung Ateneo kasi, andun pa si Jeric nung time na yun eh, Fortuna. So, kumbaga, tapos sa DOS na position, nandun din si Jeric Teng. So kumbaga sa experience ko doon 2012, ay tsaka si Tata pala nandun pa. So kumbaga parang sa experience ko noon time na yun, ano lang ako eh, parang alam mo yung pag magpapahinga sila, Jeric Teng, Clark, ayan. Yun lang yung gamit sa akin. Depensa lang. Yun. Oo, kumbaga pang depensa para makapagpahinga lang sila, ganyan. And then doon sa 2013 naman, doon ata wala na rin si Jeric eh, Fortuna. And then parang yung point guard, doon ako nag-adjust naman. Parang doon, yung alam mo yung nag-a-adjust ka na maging point guard from, alam mo yung DOS ka lang nung Pinoy guard ka ba, bro? Pinoy guard ako. Kami ni Jamil, Sheriff. Ah, so pag hindi kaya ni Jamil, ikaw? Oo. Andun pa si Tata noon time na yon. Kumbaga kami, ang main man talaga, ang main point guard talaga noon, si Tata. Tapos tinatry nila akong hindi siguro nila ako maantay na, alam mo yun, yung maging point guard ka agad. Noong time na yon, parang, hindi ko alam, parang feel ko, parang nawalan din ng, hindi naman tiwala. Parang hindi lang siguro makapag-antay na maka-adjust ako kaagad. Parang doon, hindi rin ako masyadong nagamit. Trinay ako doon sa 2.
Pero medyo, medyo gamit na ako noon. Medyo lang kasi alam ko nagka-box pasam lang ako noon championship eh. Kaya hindi rin ako naka ano ng depensa. Role player talaga. Pero nung 2014, ay 15. 2014 ay 2015 from 14 kasi Coach Bong eh. So nung 14 siyempre ano ginagamit-gamit na rin ako ni Coach Bong noon kasi nga lalang iba. Kumbaga parang dalawang taon na lang eh natatapos na ako. So kumbaga parang siyempre may programa rin siguro siya. And then si Aljun graduating that time. So ang pinaka main man niya talaga si Aljun. And then siyempre yung kumpiyansa ko siguro nung yung 2014 na yun eh wala na si Aljun. So kumbaga parang kinausap kami ni Coach Bong na kumbaga kami na lang din yung maaasahan niya, kami ni Lucky Kevin ni Abdul. So parang siyempre nilagay ko na sa log ko yun na alam mo yun, siyempre sinabihan ka nung coach na ikaw yung aasahan niya. Kumbaga ipakita mo naman sa kanya yung ano. Tama. Abdul, Takiwag, posting up. Wow. He's got it. Sheriff Takiwag. Kaplan na naman. Let's look at this. Takiwag drive. Suzuki fast figure of the game brought to you by Suzuki's newest compact sedan swim design. Usapan natin DJ ang kalamangan at abante as a foul is called here at Takiwag. Suffers its second loss as a ball fake here. Keeping his composure, getting it to roll. Players, but he wants each one of the boys to be ready, be quick. Was trying to get some momentum, a three-point shot. Breaks it, but back with the ring. Shot clock is winding down. Ipinato ni Takiwag. Whoa! Oh, and all of a sudden, that was his first field goal. Oh! Oh, Takiwag! Who was that? A jab. 8-9-9-9-9-9. Great times, great pizza. Takiwag climbing the ladder. Oh, man. Gets it up for the rack attack. Ooh. And a wishy, oh wow moment of the game. Open up to everyday surprises. Kailan mo, kumbaga, ang nangyayari kasi parang majority ng career mo sa college, role player ka. Kailan mo, nakita mo ba na magiging ganito ka nung nasa college? Akala mo ano ka lang, nagtatapos ka lang ng UAP career, ganun. Yes. So talagang ang utak mo lang noon, basta gagraduate ako, tapos na. Kasi, yung 2015 lang talaga, nag-start na parang sinigin ko din na pwede pala. Ah, so yung first four years mo talaga wala yun? Oh, kasi halos parang may meron kang kaagaw sa pwesto. Yan exactly yung sinasabi ko na bakit parang ang dating, parang nanggulat ka. Kasi nga, 4 years ka na pala naglalaro. Ako nga, ngayon ko lang nalaman na 2010, nandun ka na pala eh. Kumbaga, lagi lang kasing may mas sikat. And then, So ikaw din, laro ka lang, role kasi player. Kasi nga, parang sabihin na lang natin na parang late bloomer siguro. Hindi rin late bloomer bro. Siguradong meron ka ng kaya nun. Siyempre meron lang kasing senior. Siguro. And then siyempre parang siguro sila coach. Parang pinapriority lang siguro din yung mga graduating. Kasi nga siyempre kumbaga ikaw darating din yung time mo. Sagayin mo lang. And then kumbaga pag dumating yung time mo be ready lang kasi nga siyempre pag dumating yung mga opportunity na yun siyempre hindi mo rin. Ano. Pag dumating yung opportunity na yun kailangan i-grab mo yun and ready ka. Tama. So, fourth year ka, bro. Hindi pa din. Kumbaga, oy, last year ko na. Laruin na natin to. Fourth year kasi, syempre may, naalala ko kasi yung fourth year ko. Kaya hindi rin ako masyado naka-perform. Parang sa D-League na, microfracture ako. Talagang akala mo, hindi ka naman pang PBA. Hindi, kasi 2010, di ba, pumasok ako. 2011, hindi ako na-line up. Nagkasakit ako. Yung rheumatic fever ko nung time na yon, yung tonsillitis na pwedeng mag-cause ng sakit sa puso. And then 2012, naglaro ulit ako. So syempre, isang taon akong hindi nakapaglaro and all kasi hindi rin ako pinapayagan ng doktor ko mag-ensayo eh. Ah, so talagang nabakante ka 1 year? Oo, pero syempre, mapasaway tayo. Syempre. As in, wala talaga akong ginagawa noon. Kasi ang sabi ng doktor sa akin, kasi pag pinapractice kita at may mangyaring masama sa'yo sa court, sabi niya, ako ang madadali, sabi niya. Kasi nga, parang ano kasi, sa puso siya eh. And then,
na may problem dun sa dugo ko eh. Yung anti-streptolysin ko mataas. So, wait lang. Career ending to? Like, potential? Pwede. So, talagang sinabi din ng doktor na baka hindi ka na makalaro? Hindi naman. Hindi niya sinabi na hindi makalaro. Kumbaga, there's no certainty na, makakalaro pwede ka. Ako makabalik. So, talagang sa utak mo, medyo ano ka na rin na parang makakalaro pa kaya ako? Oo, parang ganon. As in lahat, Usanggala, yung pati yung mga bisita iglesia noon, lahat ng simbahan ata pinatahan ko para tumira ako kila Aljun ng 2 weeks. Buti na lang tumira din ako doon. Siguro yung mga niluluto din ng mami niya, nakatulong din ang ano, pagpagaling noon din. So sobrang dasal ka lang, wala kang ano. Ala, as in doon din ako napalapit siguro din kay Lord na doon ako naniniwala na ang Diyos, kumbaga parang alam din kung ano yung mga hirap mo eh. So second season, akala mo hindi ka na maglalaro. Kasi sabi ko, parang, siyang tagal eh, isang taon, imagine mo, akala ko 3 buwan na. Kasi alam mo yung normal na tonsillitis ka lang, na hospital ka, parang over fatigue, gano'n lang. Tapos uminom ka lang ng antibiotic, okay na, parang gano'n lang nung una eh. Tama. Tapos pabalik-balik ako every 3 months ang blood test ko eh. Tapos, doc, pwede na ba ako mag-ensayo? Ganyan-ganyan. Tapos hindi pa. Parang ganun lang lagi. After blood test ka ulit ng after ganito, ganyan. Imagine mo, kahit naglalaro ako nung time na yon. Naglalaro ka? Hindi. Kasi yung after 1 year kasi, sabi ko kay doc, kapag hindi po kasi ako nakapaglaro, yung... Alam mo yung mga, anong tawag mo doon? Yung para mga nakukuha mo sa hospital, yung mga libre ba? Siyempre, yung, wala na. Siyempre, kumbaga mawawala lahat yun. Di ako makakapag-check up, lahat-lahat. Okay. So, kailangan mo maglaro? So, kailangan ko kasi kahit may gawin ako, doc, sabi ko, yung kahit anong gawin. Kasi sinabihan na rin kami ni Coach Pido tsaka nila Ma'am Gina na ano bang sabi ng doktor mo, ganyan-ganyan. Siyempre na, kumbaga parang nape-pressure na rin ako kasi ano bang pipiliin ko? Yung health ko ba? O yung makapaglaro ako? Makaano? Yun din yung sinabi sa akin ni Coach Pido. Tanungin mo kung pwede ka bang kahit may gawin ka lang kasi mawawalan ka ng scholarship, mawawalan ka ng privilege mo sa hospital, yung mga check-up mo na ganyan. So, isang taon na yon, isipin mo parang mga February ata yun. Mag-i-start na yung summer league. So, kailangan mo magpa-kondisyon kasi dun sa ano na yon. Pero, siyempre, kaya nga nasabi ko, pasaway tayo ng time na yon. Kahit sinasabi ng doktor noon na bawal, yung alam mo yung nagja-jogging ako, pero hindi ko sinasabi pag tinatanong ako. Kasi sinasabi niya, bawal pa ako tumakbo. Pero tinatry ko naman, pero yung alalay lang, alam mo yung nag-walking, ganyan, tapos jogging. So, hindi naman, kumbaga gradual naman eh. So ano nangyari? Paano ka napayagan? Ayan. Yun na, sinabi ko yun. Yung sinabi ko na, Doc, kasi pagka hindi niyo po ako pinalaro, pinayagan mag-practice, or kahit anong gawin ko man, or yung mga pwede kong gawin, yung privilege ko po dito sa ospital, mawawala po. Hindi rin po ako makakapagpa-check up. Hindi rin po ako ano. So, for me, kumbaga parang pwede ko na nga sabihin kay Doc na pwede bang gawa na lang po ako ng letter na kahit may mangyari sa akin, hindi po kayo mananagot. Parang ganon. Para lang makalaro ba? Bahala na. Kasi ganon din eh. Kumbaga, kahit naman hindi rin naman ako makakapag-check up talaga kung ano. Diba? Kumbaga, bahala na. Laban na to. Oo, yun. Sobrang tuwa ko talaga nung binigyan ako ng clearance ng doktor. Bakit ka binigyan ng clearance? Ha? Bakit ka binigyan ng clearance? To practice. Hindi. Akala ko ba bawal? Kaya nga. Noong time kasi na yon, parang may parang tinatarget ako na bumaba lang yun eh. Kasi parang... So umabot naman talaga? So yung 0 to 200 na normal, parang naging ano na lang siya eh. Parang 280 something. Okay. So, pwede mataas na. Mataas pa rin siya dun sa normal. Pero... Nung na-hospital kasi ako, parang times 6 ata. Malayo. And parang times 5 ata yung tinaas, which is doon siya natatakot. Pero so, ito, pwede na to bumabani. Kumbaga parang siguro, total, ganito pa lang naman yung pwede mong gawin. O wag ka munang yung mga contact, ganyan, tumakbo. Ayan. So kumbaga parang unti-unti din, parang inunti-unti. So talagang gumaling ka, bro? Hindi, kasi may ano ako, hanggang 24 years old ako nung time na yon. Meron kasi akong ini-inject sa puwet. Oh. Yung
Yung, alam mo yung parang mga tinuturok na, yung Zalpen ata tawag doon, yung mga tinuturok pagka mga natetetano, parang gano'n. So, hanggang 24 ka, tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy? Oo, hanggang 24 years old ako. Imaginein mo, from 19 hanggang 24, every tuwing month, kailan? Nagpapaturok. Every month. Every month. Adi, ang bigat ng puwet mo noon. Oo, mabigat talaga kasi malapot yung tinuturok. Eh. Tapos, yung karayom, ang laki. Eh, tangina. Oo, kaya nga pag ano, natatawa ako pag ano, nakita nila Aljun yun, pinisinasamahan nila ako noon, tsaka yung isang mga idea. Paglabas mo sa clinic, as in yung paika-ika ka, hindi ka makalakad. Tapos, paano yun, UAP? Ginawa mo yun? Oo, ginawa ko yun. Kasi after, ano naman, after mga 3 days, yung ano nun, nawawala naman na kahit paunti-unti. Pero alam tapos, ng nung, team mo to. Nung huli alam ko na lang nalaman, pwede pala siya lagyan ng anesthesia. Pero alam ng team mo to. Alam ng team. Iba ata, yung iba hindi nila alam. Pero yung mga ano ko, alam nila yun. Oy, so wait lang. So, eto na, kumbaga, so ngayon, wala ka ng maintenance? Wala. Ah, so talagang complete ano ka rin, recovery. So ngayon talagang wala, hindi ka na nakalimutan mo na yung phase na yun ng buhay mo, Brad. Yes. So second year pa lang yun. O yan yung kwento mo, Brad. Yes. Yun yung ano. And then, kumbaga parang hindi mo alam. Siyempre, noong 2012, championship kayo. Di ka naman nagagamit. So parang, So hindi mo nakikita yung sarili mo sa PBA. Hindi mo nakikita. Ito na, fifth year. Gumawa ka. Kayo lang ni Kevin yun. Palitan kayo nun eh. Para kayong ano nun eh. Kumbaga, ikaw naman. Ganon. Added that the boys had a series of good practices but they just have to translate it in this ball game despite starting... Uy, nakaagaw. Zed Nakiwag. Kay Mac Pelo. All the way is Zed Nakiwag. Gets the bago. First easy layup. Iga nga para kay Easy Ed. 15-9. Anim ang inahabol ng USD sa FPU. Bedside shot. Si Orizo inside the moves. As you see an inside move there. Ed Nakiwag. Of course. The best weapon of USD against their bigs of FPU. Pull out gas. Ed Nakiwag attracts the double team right away. And as he has been doing all throughout this season so far, he's been muscling his way to the hole and making it look. Here's Nakiwag. Nakiwag fires and scores. And that was a wide open shot. Very uncharacteristic of an FPU defense. You don't give up wide open looks. From on to on the other end. Nakiwag carves his way through traffic. He has. Whether it's coming from the left or the right. And I believe that's the first pair of points. They're going to call it back in the game. This time here's Nakiwag. Step back. 2 points. Oh, Easy Ed has just taken over this game. Turnovers gave gave USD 12 turnover points. Which time as Nakiwag finally gets his another field goal. Matagal-tagal na yan. Oh, matagal-tagal na. Dun mo na, ano, na parang, uy, parang kaya ko ah. Kasi kinuha ka ni Coach Nash, di ba? Yes. Yun, malaking thankful din ako kay Coach Nash. Kasi, kumbaga yung mga opportunity nung napunta ako sa kanya, yung sa D-League, yung Phoenix. Phoenix. Yes. And then doon, nakapag-gilas din ako kasi parang, oh, punta ka, tryout ka. So, kumbaga parang, yun pa nga eh, parang, yung D-League kasi na yun, dalawang pinagpipilihan ko din nun. Yung Phoenix and Tanduay. UE. Tapos sinabihan ako ni, humingi din ako ng payo kay Coach Bong. Kasi parang tatay ko na din si Coach Bong nun eh. Parang, kumbaga, siyempre, wala naman akong idea kung paano mag-handle nga ng ano ba. Kumbaga parang puro trial and error lahat yung mga ginagawa ko sa sarili ko eh. Parang ganun. Oh, wait lang. So, kinukuha ka ng Tanduay. Humindi ka naman sa Tanduay o hindi ka na naman nag-text? Hindi. minessage ko naman sila. So natuto ka na? Oo. Parang nakapag-commit na kasi ako dun sa Phoenix. Sabi ko. Jersey of Val, he has 10 points. Nakiwag, ito yung sinasabi kong hey, Nakiwag! Hello, quickly to Nakiwag. Nakiwag! Oh, isa na block! Nakiwag scoring there, but earlier, ito yung kanyang salampak, aka tap. Yung tira ni Ponzo, no dribble needed. Diba? Yun yung gusto mo sa point guard mo. Scoring para dito sa kumpala ng Blue Star. Again, this is an improving team as Nakiwag scores. Natapakan sila ng Tanduay sa... Involved scoring. Yeah, Tio sits down and Ong Wei Yong seeing his first action of the game. Kailangan nga talaga yung services. Caught off.
Ed Dakiwag penetrates. Ed Dakiwag. Ito kasi si Gabby, dapat dalawa kami doon. Nag-block water siya. Hindi. Yung jam liner. Jam liner ba yun? Naglaro ba si Kevin doon? Oo. Basta ganun. Yung parang bigla na lang nagbago yung isip ni Kevin. Ay, hindi na pala ako lalaro jam bro. Ganyan. Kasi nga, di ba kalaban namin sila sa championship sa ano? Sa Phoenix. Kasi parang ano, na kasi kung hindi umuo si Kevin, hindi rin ako maglalaro doon. Pero which is siguro blessing in disguise din na parang tinuloy mo. Doon nga dumating lahat yung mga opportunity eh. Kasi nga yun nga. Oh, syempre parang sa Gilas din ata si Coach Nas noong time na yun. Tama. Kumbaga parang nasama doon. Uh-oh. Sa mga good defense in the Philippines. Shot goes up on the buzzer and oh! Here we go. Now does it light up? Well, it's already lit and the ball is... And the two trail by 10, they now lead by 6. Gubashev, no strip to the ball here, Gubashev on centre court. The Philippines looking to extend their the far side to Bello. Bello stepping into the paint, kicks it back out to the near side, the three. So talagang na-build din yung relationship mo with Coach Nash. Which, by the way, guys, kalaban nila si Coach Nash, USTFU, nung finals. And then, right after nung finals na yon, syempre, siguro, binigyan mo din ng sakit ng ulo si Coach Nash. So, nagustuhan ka niya. Parang ganon. And then, syempre, yung management ato or yung mga coaching staff niya, FEU, sila Coach Eric. Si Coach Eric talaga yung ano eh. So, and then, si Coach Dixon ba? Richie Dixon. Yes. Richie Dixon. Richie Dixon. Oo, yun. Parang siya yung kumakausap sa amin na gusto nila ako kunin. Okay. And then, para, siyempre, siguro, pang-additional dun sa, ano nila, powerhouse nila. Tama. Hindi, malakas kayo nun eh. Ikaw, Mike Tolomia, Mac Bello, Roger Pugoy. Okay. Ayan. So, anyway. Escoto Brothers. Escoto. So, coming from Phoenix, nag-Gilas ka, sama ka sa Gilas Draft. Tama? Tapos, Gilas Draft, Rain or Shine. Tama ba? Mm. Oh, Rain or Shine. Okay, Gilas Draft, Meralco muna. Meralco muna, tapos na-trade ka sa Rain or Shine. Na-trade. So una ka Meralco. Pang-ilang ka nun? Wala nga kasi, Gilas Draft na kami. O pang-ilang ka nga? Yun. Gilas Draft lang ang tawag eh. So hindi mo lang pang-ilang ka? Oo, kasi Alaska, pinick nila si Carl Brian Cruz. Blackwater, Mac Bello. Pero ang unang na-draft nung time na yun, kasi Alaska nga, so A, so si Carl Brian ang nauna. Pangalawa, si Mac Bello. Parang ganun. Parang... Okay. Sige. So anyway, Meralco ang nag-pick sa'yo dun sa... Ito guys, yung ano, Gio Halalon. Yes, Matthew Wright, Mac Bello, Roger Pugoy. Tama. So anyway, pinick ka ng Meralco. So pagpunta mo ng Meralco, kumusta naman yung ano mo doon, yung dating mo doon? Kasi PBA na to, brother. Oo, ayun nga, doon ko nalaman na yung scouting doon ni Coach Norman. Coach grabe. Norman. Oo. Hindi, okay naman yung... Mapapaisip ka doon, brother. Oo, kasi, you know, alam naman natin, si Coach Norman is magaling din talaga. English pa, Brad. Oo, and then, syempre, araw-araw, dumudugo ilong natin. Kung pwede nga lang may translator doon, kukuha eh. Joke lang. So, kumusta sa Meralco? Siyempre, UST tayo. Baga parang, pwede rin naman. Adjustable naman tayo eh. O, kumusta kayo Meralco experience mo? yung Meralco naman, no? Okay naman. Yung season ko doon is maganda rin. Tama. Pagkataon mo, pag lumapang ka sa he won to the cup. Hip shots and drives at the baseline. Pero yung mga ganyan classes, they can be successful. Mga taong straight look eh. Both with TNT and Gilas Pilipinas. Eh. Dire-dire. Ball. The lob to Dakiwag. What a play. Newsom. One the other way. Newsom to Dakiwag. Pinali pa bago pinabak. Masyado malakas ang tira. And Dakiwag. Newsom in trouble. Got it to Dakiwag. Ayun na naman yung fake pass. Dakiwag. And Dakiwag. He's got his 11 points. Kumbaga playing time okay din naman and then yung mga dulo na lang yung malapit na ako ma-trade doon lang ano. Sino ba na trade sa iyo? Para ba kay Mike? Kasi parang nakadalawa, tatlong best player din ako sa Pat ka din trade. Parang ang explanation sa akin is yung ano, parang yung back
backup ni Baser. Ah, kailangan nila ng point guard. So nag-Mike Dolomia sila. Oo, parang siyempre ang nakikita nila eh ang nung time na 'yon ang pwede lang mag-trade Gilas to Gilas lang. Ah, okay, okay. So they needed a point guard. So they needed a point guard na pwedeng pang ano kay Baser. Eh siguro nakikita nila si Mike na pwede. Kasi high school, nung college, nagpo-point siya eh. Tama. Parang ganun. Eh ako, alam mo yung point guard ko, tagababala ng bola. Score, score yung point guard mo. Diba? Yun yung, doon. So, na-trade ka, Rain or Shine. Tolomia for the Kiwag. Yes. Oh, kumusta ka sa Rain or Shine? Maganda-ganda din yung pinakita mo dun. Up here. Montgomery to the corner. Takiwag. Yan sinasabi siya. Tatlo yan. Got a steal and pitches it out. Takiwag Beguelo and gets it by Ross. Emergency pass to Takiwag. And huli ni McCullough. Ed Varen with five to shoot. Step back three-pointer. Takiwag steps back. Bang! Baligero sa alis kaso tumakbo palayo. Takiwag naipit. Pinwersa na lahang. Pasok pa rin yun. Back to Montgomery. Over to Takiwag, down the middle he goes! Yung sa Rain or Shine, oo, kahit pa paano maganda din doon. And then, syempre, sa mga ano management din ng Rain or Shine, please. And then, doon ako nakarin yun ng 3 years din. And thankful ako doon. Ano ba nangyari after that? Hindi, kasi ang alam ko kasi, hindi ata kasi nila alam din na injured si Ping X si Mignano noong time na yun. Di ba yung sinasabi na na-injured siya? Yeah. Yung torn Achilles. Ah. Parang sa legal labas, parang gano'n. Anong connection mo dun? Eh, napasa na nila yung papers ko dun. Eh, so tin-raid ka, hindi pa injured si Ping? Eh, injured siya pero hindi ata nila alam. Ah, okay. Sige. Oh, hindi na natin nila. Hindi na natin alam 'yon. Pero na-trade ka. Trade para ako. Kanino? Drop picks, token text. So nag-token text ka muna. Token text. And then, siyempre, naisip ko pa bakit ako magte-TNT? Kumbaga puno ng guardia. Oh. 'Di ba? Na parang bakit ako i-trade doon? Okay. Yun din tanong ko. Hindi ko alam kung anong plano that time eh. So, and then 'yun nga, siguro kinuha din ako ng token text for para makuha din nila yung mga trades na gusto nila dun sa mga team na gusto nilang kuhanan ng day. Wait lang. Mahirap na yan. mahirap na pag-usapan yung part na yan. Okay, so from token text, saka na trade sa Blackwater? Blackwater. Para kanino? So, Play Ray? Yung Eram. Eram. NLEX. NLEX Blackwater token text. Yes. Three-way trade. Oo, so Eram, Dakiwag, sino yung sa NLEX? Semerad ata. So si Semerad napunta ng Token Text, si Eram napunta ng NLEX, ikaw napunta ka ng Blackwater. Yes. Pero si Coach Nash na nun. Si Coach Nash na yan. Kumbaga, okay din for you kasi nagbalik ka kay Coach Nash. Eh. Parang binigyan na rin ako ng hintatan ni Coach Nash nun eh. Kasi may one time, parang nagpapawis ako dun sa Aero Gym. And then, Token Text ka na, ganyan. Coach, ganyan. Eh, baka nga matrade pa ako kasi ang daming gwardiya dito eh. Tsaka parang yung laro ko parang hindi naman, parang defeat dito or hindi naman hindi fit or parang, alam mo yun, yung pwede mong ma-showcase sa kanila na laro. Yeah. Parang alam mo na parang hindi, yung dun sa system, hindi fit, parang gano'n. Pero kung sa defense and all, parang pwede rin naman. Pero, ano sabi ni Coach Nash? Tingnan natin. Sabi niya, pero andyan ka na eh, parang gano'n. Malay mo, dito ka, mapadpad ka. Parang gano'n. Si Coach Nash pa naman, parang ano eh, pasimple lang eh. Parang ano, kasi di ko alam coach, baka pang trade lang din ako coach, sabi ko kanya. Parang, siyempre, may mga nilulutong mga trade. Kasi alam ko rin na may mga niluluto na trade. Dumaan ka lang talaga ng Token Text? Oo, practice lang ako ng 1 month doon. Hindi ka talaga naglaro? Oo, parang sumahod lang ako doon ng ano, training din. Hindi, training. Nagpa-condition lang. Kasi grabe yun sa akin noong time. Pero si ano na noon, Coach Dikel? Ay, Coach Bong? Oh, Coach Dikel. Coach Dikel. Hindi, Coach Bong yun, mga kaibigan, ha? Coach Bong. Coach Bong. Consultant lang si Dikel. tapos, alam brother. Siya naman nag-ano dun. Wag na natin anuhin yan. Alam na natin yan. Tayo-tayo na lang yan. Low-key, masaya ka din. Kasi ubuhi ka kay Coach Nash eh, sa daddy mo eh. Oo, siyempre, kumbaga,
siguro doon mas magagamit mo yung laro mo para dito kay Tao Tua. Ano yung Tagalog ng anday? Bitaw ko na. Ang gagaling ng mga finishers dito. Pero may nakikita si Coach Leo na hindi natin nakikita. Diba? One is a block on the other side. Actually, loves him. Diba? Seeing some nice minutes here. A three-pointer. And the keywalk, my friend. Shaw wanted it, but he is waved off. Three-pointer, pinawi naman sa kabila. Nawi si Trolliano, Takiwag, Canaleta, Magat, and Tolomia. Nice quarter. Sa poste, si Takiwag ang umatake. Parang rin nasa Rain or Shine ka din na, ano mo yan. Siguro, ang difference lang din siguro sa Rain or Shine, syempre, dito sa Blackwater, walang big man eh. Which is alam din naman natin yun. Eh. Oh, tama. Which is yun yung real. Kumbaga doon, wala kang kasing height nila kahit nila Bobelga or, di ba? Eh si Mauricio, injured din siya nung time na yon, so hindi mo rin, ano. Tama. And so, then wala kang Greenshop, wala kang Norwood. So kumusta yung off-season nyo, pare? Anong pakiramdam mo nung tinrade ninyo si Don, tsaka si Roy, tsaka si Maurice? Siyempre, medyo nakakalungkot din kasi alam mo yung parang kinukompleto nga, parang gano'n. And then wala. So kasama ka? Kasama ka dun sa outing? Saan? Bago na trade si Roy, nag-outing daw kayo sa bahay ni Coach Nash? Hindi, yung group kasi na yun, ito kasi yun, diba na-trade si Baser Amer? Napunta sa inyo? Napunta sa amin. And then, gulat kami. Yung kagrupo ni Amer, merong pa Jollibee. Kasi wala kaming recovery meal eh after ng practice. Kailan? Kasi bawal kasi kumain. Kasi neto lang, yung mga yung pandemic. Individual practice. Kasi di ba pwede na yung grupo-grupo, pero parang apat lang na player, ganyan. Tama. Pwede. Kasi skills lang naman eh. And then, yung kagrupo niya, may Jollibee. Eh, mapababa sila dun sa, nakikita namin dun sa may weights room. Eh, nasa weights room kami. So, yung grupo rin namin. Ayun sa, may pakain. Bakit wala sa amin? Parang ganon. Di, siyempre, parang nagulat kami. Ayos yung ibang grupo ko siya. Eh, may pagkain, bakit tayo wala? Parang ganon. Si, relax. Ganyan. Tapos, bigla niya naisip na, ano kaya kung outing na lang tayo? Ipunin na lang natin yung pagkain. Sabi kong ganyan. Coach, di ba may kayo? Si Coach Romel, di ba may resort? May resort siya sa Tagaytay. And then si Coach Nas, may bahay ata sila doon na may pool, ganyan. Coach, yun na lang kaya tayo kasi ganyan. Ipunin na lang natin, tapos ambag na lang tayo. Kumbaga, hindi man tayo kumakain araw-araw ng gano'n. Ipunin na lang, and then doon na lang, isang bagsakan. Tapos nag-outing kami ngayon. Kaya yun yung kwento noon. Sinong grupo mo niyan? Yung grupo lang namin na yun. Yung pang 9 ata kami noon, or 11. Basta yung 11 a.m. to 12. So ilan lang kayo noon? Ikaw, Roy? Denison. Konti lang din. Tsaka Golia pala, Golia. Ano ang conversation niyo ni Roy nung na-trade siya? Sabi niya parang farewell eh. Farewell party daw niya yun. Hindi pa namin alam yun. Wala pa. Hindi nga. Pero nung na-trade na, nakausap mo si Roy. Oo, nakausap namin. Pumunta pa siya noon eh sa practice. Parang hindi na siya pinapractice sa tata. So, dilipan na kayo. Ganyan. Good luck ah. Ganyan. Basta huwag kayo makakalimot. Ganun lang. So, ano ka dyan sa Blackwater? Saka mukhang maganda lagay mo dyan sa Blackwater. Yeah. Okay. Ang dami nyo lang talagang point guard. Oo. Ewan ko kung paano yung ano ngayon. Kasi di ko alam kung sino yung mga na-sign eh. Wala pang tapan eh. Kasi wala pa rin makaming ensayo. Ilang years pa ang kontrata mo? Expiry ako this year. Ay, putang ina. De-demand si Takiwag. Sana. Hindi, pero brother, ang ganda rin ang kwento mo. Kasi nga, yung unang pagkausap ko sa'yo, sinabi ko na parang out of nowhere ka eh. Pero nandun ka na pala since 2010. Tapos hindi ko alam yung pinagdaanan mo yung munti ka nang hindi mag-basketball. And then, finally, nung nawala yung seniors, ready ka. Kasi isipin mo yung from yung 2011 and then na-injured ka ng 2014. Diba? Bukod pa doon, yung high school, wala pa doon yun eh. Yung mga kwento namin doon sa... Tama. Siyempre, hindi ko naisa-isahin yung kasi grabe kasi kami nung high school din eh. Kumbaga, ang ano ko lang is kung yung pinagdaanan namin doon
na isipin mo halos everyday dilata tsaka noodles ka lang. Ewan ko kung nakwento sa'yo ni tata yun. Kasi alam ko magkakilala rin kayo ni tata. And alam niya na ano, ni tata kung ano yung buhay din namin doon. And then pagdating mo sa RTU, di ba? Baga mga pagkain mo doon, from isipin mo yung practice ha. Kung ikaw high school ka 70, paano ka hindi ka mahihinog doon? From 6:30 a.m. nagsushooting ka na. Sa klase ka ng 7 a.m. 7 a.m. to 3 p.m. 3 p.m. Pagdating mo ng 3 p.m., merienda ka lang. Ensayo ka na 4 to 8. 4 na oras. Oh. Tapos sasabay ka sa college. Ah, sasabay ka pa? Oo. Ah, tapos hindi ko makumakain nun. 8 to 12 a.m. ah. Ha? Gabi. 8 to 12 a.m. nandun pa kayo? Kasi yun yung ensayo ng college eh. Sinasabay kami sa college eh. So ano talaga? Hininog ka talaga? May mga ano kami na ganun. May mga ensayo kami ganun. Kumbaga parang may hinog ka talaga. Ako, tinake ko na lang din yun na in a positive way. Kasi kung hindi rin siguro nangyari yun, di ba? Wala rin makikilalang Etakiwag din siguro ng UST. Tama. Maganda yung kwento mo, brother. I'm sure lahat ng UST fans hindi alam na yun ang pinagdaanan mo. Kasi nga, laging may mas sikat eh. Laging may mas sikat. Pero once biglang nawala lahat yun, ito na si Dakiwag. Kahit 1 year lang yun, bro. Nagbago yung buong buhay mo dahil doon sa 1 year. Buhay ko dahil doon sa 1 year na yan. Kaya thankful din ako kay Coach Po. Talaga. Kasi baga binuhay niya kahit papaano yung karir. Hindi, pero sige. Bibigyan kita ng oras. Bigyan kita ng oras magpasalamat sa lahat ng mga gusto mong pasalamatan. Ayan. Siyempre, gusto ko lang magpasalamat sa lahat kay Lord. Siyempre, unang-una siya. Kasi yung binigay niyang ano sa akin, talent and you know, skills na nagagamit ko para matulungan yung pamilya ko. Siyempre, thankful din ako nandiyan yung family ko lagi para sa akin. Siyempre, mga kaibigan ko. Ayan, sila Jeff, sila Aljon, sila Raymark, Cabrera, John Whitfield, mga barkada ko sa probinsya. Ayan, sila yung parang ano eh, lalo-lalo na sila ano, Combis, si Reynaldo, si Johannes, Junar, tsaka si Carl. So, sila yung mga barkada ko na alam niyo yun. May group kasi kami doon eh, na parang minomotivate din nila ako. Kahit dati pa. And then, yun, syempre, Coach Bong, naman natin. Kumbaga, siya yung naging, siguro parang susi ko nung time na yun. Kumbaga, yung door nagbukas lahat. Syempre, thankful din ako kay Coach Pido. And then, yung mga coaches ko nung UST. Syempre, kung hindi dahil din sa kanila, sa mga ginawa rin nila sa akin. Diba? And then, syempre, kay Coach Bujing pa din. Kahit ganun man yung naranasan namin nung high school. Alam mo yun, let's take it in a positive way na lang. Na parang, kasi kung hindi niya siguro din pinaranas yun sa amin, siguro kung maginhawa din yung buhay namin, hindi kami matututong dumiskarte. I mean, na parang dumiskarte in a nice way na may angat din namin kahit papaano yung mga sarili namin. Then, syempre, kahit papaano, si Coach siya na naman, Bujing din naman, marami rin naman na itulong sa amin. Kasi through basketball, marami rin kami napuntahan pag mga iba't ibang lugar. So, ayun, syempre, and then syempre, yung mga sa UST community, sobrang thankful din ako, lalo-lalo na yung, ano, sa yung mga pare, mga admin. Siyempre, grabe rin yung support na binigay rin nila sa amin, yung tiwala. Lalo na yung, yan nga, mga UST community. Sobrang thankful ako doon. And then, kumbaga, sa basketball career ko, yun yung mga unforgettable moments mo na parang kada laro mo yung gaganahan ka kasi yung crowd, alam mo naman yung crowd namin, di ba? And then, that's the UST community. Nakaka goosebumps yan. Sobrang salamat sa oras mo, bro. Salamat din sa opportunity na to na binigay mo kay Bigan, sir. Oo naman, thank pare. You. And then sana ano, marami ka pang player and or, you know, ma-inspire din. Kayo naman ang taga-inspire eh. Ako lang ang taga-interview eh. I'm sure, pare. Na parang yan, malaking bagay rin to eh. Para nakikilala din nila yung mga iniidolo nila na, I mean, yung mga hirap na pinagdaanan. Ano, hindi lang nila nakikita yung mga player na kasi ganito na sila, yung kumbaga nandun na. Tama. Kumbaga makikita nyo rin yung different sides. Tama. I'm sure sobrang
natuwa lahat, especially sa UST fans. Nakilala nyo na mas masinsinan si Ed Dakiwag. Kahit technically 1 year lang talaga yung sabi mong siya yung naging bida. Kita mo naman kung nasan siya ngayon. At ngayon nalaman natin na tatlong beses siya nag fourth year. Tapos muntik siyang hindi na makalaro ulit. Pero kita mo naman ngayon nasa PBA siya. At syempre tuloy-tuloy pa siya ngayon. Stay healthy lang lagi, brother. Same to you, man. Salamat, bro. Sobrang excited ako ma-share yung story mo at makilala ka mas lalo ng mga tao. Okay. Thank you. Ingat ka, brother. Honor, bro. Brother. Salamat sa'yo. Good luck sa'yo. Tsaka hopefully makita ka namin ulit soon. Okay. Backside shot. Si Urizo inside moves. As you see, an inside move by Ed Dakiwag. Of course, the best weapon of USD against their bigs of FEU. Ed Dakiwag attracts the double team right away. And so far, he's been muscling his way to the hole and making it look... Here's Dakiwag. Dakiwag fires and scores! And that was a wide open shot. Very apt characteristic of an FEU defense. You don't give up wide open looks from... Three on two on the other end. Dakiwag carves his way through. It's coming from the left or the right. And I believe that's the first pair of points for Ed. This time here's Dakiwag. Step back. 2 points. Oh, man. Easy Ed has just taken over this game. Gave USD 12 turnover points. Dakiwag finally gets his another field goal.